Jose! Yung Jozel Paz si Makunochi sa sikmura na ginamit! Unang nagpasabog sa rawda ito si Makunochi! Ibinukan niya ng todo yung stance niya para sa sikmura tumama yung gazelle punch niya. Mas kakapusin ang hininga si Vork. Ikaw bata ka! Pinabibili mo ako talaga! Bossy, iba klase si Ipo? Oo! Ayos ka! Ipo! Bossy! Nagawa niya! Nagawa na naman niya! Buong tiwala binigay ko sa kanya at hindi niya ako binigo. Wala nang higit pa sa ganito. Ikaw, Ramda. Aaminin ko sa'yo magaling ang alaga mo si Vorg. Nakakasilaw ang galing niya pero sa sobrang silaw, nabubulag niya kahit ang matalas na mata ng sarili niyang trainer. Naiintindihan ko rin kung bakit hindi mo naiisip kung anong mangyayari kung sakaling kapusin siya ng hangin. Hindi mo nakikita ang alino kapag napakaliwanag ng ilaw. Hindi ko siya tinuruan para sa ganitong sitwasyon. Hindi niya na alam kung paano pa siya lalaban kapag ganito. Baka matalo siya. Baka matalo ang bata ko dito. Delikado. Bihira makapanood ng ganitong palitan ng knockdown pag lima na nila to. Eto na nga kaya ang huli. Biglang bumagal ang mga kilos ni Vol. Alam niyo man ang mangyayari ito. Ito yung inaasahan niyang mangyayari. Ang galing ng ginawa mo iyo! Hindi ka tumigil sa atake mo! Pinuruhan niya sa sikmura si Vol na kinakapos na ng hangin. Tapos binigyan pa niya ng 1-2 combination sa ulo. Imposible nang makatayo pa si Vork o kahit sino pang tamaan ng ganun. Pinipilit pang makatayo ni Vork. Makakaya ba niya? Makakatayo pa ba siya? Bumagsak ulit! Hindi na kaya nang tumayo! Huwag ka nang tumayo. Huwag ka nang tumayo! Labi ng paningin ko. Nahina ng katawan ko. Wala na. Inay! Inay. Inay! Ano nangyari sa inyo? May ibon na naman ba kayo? Magpahinga na lang kayo, inay. Tatawag ako agad ng doktor. Hintayin nyo na lang po ako. Ako bahala. Ang bigat ng katawan ko. Hindi ako makagalaw. Bakit ba napakahina ako? Kasing lakas lang sana ako ng lobo na yon, mahalagaan ko rin si inay. Kung malakas lang sana ako. Kaya ng isang lobo. Kayang mabuhay kahit sa malamig na panahon. Kahangahangang kumakaon na may buong dangal. Mula nung araw na yon, pinilit ko maging malakas tulad ng lobo. Naging boksingero ako para maging malakas ako. Inakala ko naging parang lobo na nga ako. Pero kung hindi ako makakatayo, kung hindi ko makakayanan ang katawan ko, wala pa rin akong pinagkaiba mula noon. Six! Kailangan tumayo. Hindi na ako batang napakahina. Kahit malubog ako sa malalim ng niyebe, makakatayo pa rin ako gaya ng lobo. Inay! Tayo pa rin si Vork! Paano? Vork! Kaya mo pa ituloy? Fight! Tuloy ang laban! Matinding fighting spirit niya. Akala ko palalo na ako sa pusta natin, Gurang. Tapusin mo na, bata! Panay kombinasyon ang kapumagsak! Pagkakataon na, hindi na pwedeng palampasin pa uli. Tapusin mo na, Makunochi! Knockout mo na yan!
Tuloy-tuloy ang atake ni Makunouchi. Hindi sumusuntok si Vorg. Kung hindi dahil sa lubid, mukhang babagsak na siya. Makakakita ka kaya tayo ng isang napakalaking upset ngayong gabi? Nag-clinch na lang si Vorg, pero mukhang pagod na rin talaga si Makunouchi. Rick! Bitiyaw mo siya, Vorg! Bitiyaw mo siya! Ref, ano ba yan? Holding na yan, oh! Vorg, parang hindi ka World Amateur Champion, ah! Sa wakas, nahiwalay rin sila ng referee. Parang survival round ito para kay Vorg! Huwag ka magpapahinga! Huwag mo siya magbibigyan! Umatake ka! Kailangan sumugod! Kailangan sumugod! Halos umus na rin ang stamina ng bata. Kailangan matapos na niya dito. Maunang sumugod si Vorg! Pero yung kinang lightning quick na jab niya, ngayon parang slow motion na! Ang tibay mo talaga, bata! Galing ka ba, Vorg! Ganyan lang, Vorg. Umaasa ako matapos mo pang round na to para makabalik ka dito. Pero meron ako kailangan sabihin sa'yo. Dapat ko masabi sa'yo yun. Sumunto ka naman, Makunouchi! Malalaman ka kanyan! Sumunto ka! Nasira ang depensa ni Vorg! Ayan na! Huli mo na siya! Vorg! Stop! Muntik na niyong ilabas yung White Fang. Ayos ka, iho. Nasa atin ang momentum. Sobra ng pagod si Vorg. Hanggang mga jab na lang yun. Wala ka nakakatakutang suntok. Tapusin mo na sa susunod na round. Opo. Pero, meron pa rin siyang suntok na kailangan ingatan. Siguradong gagamitin pa rin niya yung White Fang. Nananakit na buong katawan niya. Kasalanan ko. Hindi ko pinag-isipan na magkakaganito ang laban nila. Kulang ang paghahanda na ibinigay ko sa kanya. Ano po gagawin ko sa susunod na round? Sabihin niyo po. Makinig ka, Vorg. Meron akong kailangan sabihin sa'yo. Pero nung nakita ko mga mata mo, hindi ko na pala kailangan sabihin pa. Hindi mo na kailangan ng payo, bata. Matapag ka, iho. Coaches up! Yan mo yan, Vorg. Gamitin mo ang lakas mo sa kamao. Talunin mo si Makunouchi! Tapusin mo na to, iho. Wala na akong kailangan paliwanag. Ito na ang huling round sa labang ito. Mukhang dito na sa round na ito magkakaalaman talaga. Sino ba talaga ang mas matibay sa kanilang dalawa? Si Makunouchi ba o si Vorg? Ang galing mo talaga, bossing. Alam na alam niyong ganito nga mismo ang mangyayari. Wala nakakalusot sa inyo. Mali ang akala ko. Ha? Huh? Hindi ko naisip na lalagpas pa ng apat na round ang laban na ito. Hindi ko naisip na may lakas pang matitira si Vorg para makatayo nitong huling round. Hindi ko inaasahan yun. Yung tuwalya. Nasa limitasyon na ang parusang natango ng bata sa katawan. Delikado na pati buhay niya kung tatamaan pa rin siya. Galingan mo, iyo. Hindi ka pababayaan itong ulyanin na coach mo. Ngayon lang ako nagsalita sa kanya tungkol sa fighting spirit at lakas ng loob. Akala ko na ituro ko na sa kanya ang lahat. Isa pala yun sa dapat ituro habang maaga pa lang. Vorg! Kahit hirap ka, hirap na rin ang kalaban mo. Kaya mong talunin yan, Vorg! Huwag kang papatalo! Nasa gitna sila ng ring. Nakatayo lang at pareho nakabuka ang kanilang stance. Hindi nila gagamitin ang stance yan para sa pag-atake. Pinababa nila ang center of gravity nila para hindi sila agad mapabagsak. Hindi naaabot sa susunod na round to. Pareho silang susunod hanggang may isang bumagsak. Mawawalan muna sila ng malay bago sila magpatalo. Pareho iniisip namin. Hindi ako magpapatalo. Ako mananalo, Makunouchi. Nag-umpisa na ang bakbakan. Parehong malalakas at matitibay na infighters. Wala nang atrasan to. Yeah.
kung katagal na kami nagpapalitan ng sundo. Parang ilang oras na kaming hindi humihinto. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Kung anong sinusuntok ko. Kung anong tumatama sa akin. Matatapos na ba ang round? 2 minuto pa ba ang natitira? Kailangang mag-ingat pa rin. Siguradong gagamitin pa rin niya yung white can. Pero si Borg Zangief! Mapapakita ba niya sa referee na kaya pa niyang lumaban? Hey! Kailangan itaas ko ang kamay ko para hindi mahinto dito ang laban. Wala na akong natitirang lakas, pero ayokong matapos ang laban ng ganito. Ngayon ko lang nalaman. Totoo pala. Inay, hilig ko pa rin pala talaga ang boxing. Ito talaga ang gusto ko. Sa bilang si Borg. Natapos yun ang napakatinding laban na ito. Naubusan ang lakas si Borg. Isang nakatitinding balahibong count from behind knockout victory na naman na nasaksihan natin mula sa Class A Tournament Featherweight Champion ng taong ito, si Ippo Makunouchi! Panalo! Iho! Paano? Panalo ko! Panalo po tayo! Oh, ang galing mo! Ang galing mo, Iho! Nagmamalaking karga-karga ngayon ni Mr. Kamagawa, kaya paboritong alaga. Tuwang-tuwa sila ni Makunouchi na parang nanalo sa isang world title match. Ang galing talaga! Ward, maghintay ka lang. Dadalhin na ang stretcher. Huwag na. Okay lang po ako, coach. Kaya ko pang maglakad. Ang ganda talaga ng panalo mo. Ang galing mo, Iho! Ward! Ang lakas mo talaga. Natalo ko. Borg! Ang galing mo rin, Borg! Para sa amin, pareho kayo na dalang dalawa! Parang napakarami na napag-usapan natin sa lapang ito. Naging malaking aral para sa akin ang mga natutunan ko ngayong gabi dahil sa'yo. Nagkatom lang na bata kong nanalo ngayong gabi. Ang ganda talaga ng laban nila. Yung boksingero mo, napakahusay talaga. Oo. Ipo! Ipo! Bigla na lang tumumba si Makunouchi. Bihira makitang ganito na ang nanalo ang dinala sa stretcher palabas. Nagpapatunay lang kung gaano katindi ang laban na nasaksihan natin. Malakas na palakpakan na bumabati sa ating dalawang manlalaban. Nanalo yung dihato kong bata! Okay, Gurang, ako nanalo sa pustahan natin! Nilabas mo na lahat ng pera mo! Ha? Basa na yung Gurang na yun! Nagawa niya na ang sinabi niyang gagawin niya. Siya na ngayon ang number one challenger ko. Hindi ko ibibili sa kanyang championship belt ko. Hindi niya makukuha sa akin yun. Hindi niya ako matatalo! Ipapakita ko sa iyo, Ippo Makunouchi! Mabuti na lang at bumaba na ang lagnat niya. Ang ganda talaga ng laban! Sa mga mahilig manood ng boxing, siya talaga ang iniidolo ngayon ng marami. Idolo ka na raw ngayon, Iho. Kung hindi ka nagkakaganyan pagkatapos ng laban mo, masaya rin sana ako. Tuloy! Magandang araw po. Sinabihan ako nandito raw si Makunouchi. Bibisita sana ako. Ma'am, kayo po bang inang itong si Makunouchi? Patawad po. Ako po may kasalanan. Patawad po. Sorry. Ikaw naman. Huwag mo intindihin yun. Ganun naman talaga ang boxing, hindi ba? Mukhang marami ka rin na tamang sugat sa katawan mo. Ho? Ikaw si Vorg, hindi ba?
Maupo ka muna. Natutulog pa kasi siya eh. Kumain ka muna ng konti. Ipagbabalat kita ng mansanas, okay? Kain ka ha? Opo. Parang natutulog na bata, hindi ba? Ganyan talaga yan mula pa noon. Oh, heto. Salamat po. Ang sarap po talaga. Talaga? Paborito ko nga yan eh. Naku, baka gusto nyo hati tayo. Huwag na. Para sa lahat yan. Pinagbabalat rin ako ng mansanas ng inay ko sa amin. Nag-aalala kayo siguro? Oo naman. Gusto ko nga sana pagsabihan na huwag na niyang isipin yung nararamdaman ko. Pero dati kasi parating kinakawawa yan ng mga kaeskwela niya. Tapos may nahanap siya na gustuhan niya talaga. At talagang pinagbubutihan niya ang boxing. Kapag nakikita ko kasi siyang ganun, hindi ko kaya magreklamo sa ginagawa niya. Iba kasi pag nakikita na isang nanay na nagsusumikap ang anak nila, hindi ko pagpapalit kahit sa ano. Mauna na po ako. Pakisabi na lang po sa kanya na dumalaw ako. Naku, teka ipo. Nandito si Vork para dalawin ka. Hindi na po. Wag na po. Pasensya ka na ha. Mag-uwi ka na lang kahit isang mansanas lang. Maraming salamat po talaga. Nagdadalawang isip pa kasi ako. Hindi ko alam kung ano isusulat ko kay inay. Baka mag-alala lang siya. Ano kayang iisipin niya kung sasabihin kong natalo ko? Siguradong lalong mag-aalala yun. Pero dapat sumulat na ako kay inay. Andahan ko nang dapat ikwento sa kanya. Andahan ko nang nakilalang mga tao. Hindi ko na alam kung alin ang una kong isusulat eh. Sana kaya ako mag-uumpisa? Saan nga ba? Pero alam ko na kung ano isusulat ko sa huli. Huwag po kayo mag-alala, inay. Pinagbubutihan ko po.